nakaraang linggo na operahan yung nanay ko at ito yung unang beses na umuwi siya ng bahay. Natulog kami ng tanghali ngayong araw at eto, napakaaga magising ni Ella, mga 3:30 yan. Ulit-ulit ko talagang sinasabi sa kanya na uuwi na si Lola. At yes, hindi ko po ito sinishare online, yung naging process, yung naging problema, at eto, ipapakita ko sa inyo kasi pauwi na nga siya. Sa mga oras na yan, sabi nila pauwi na daw sila at malapit na, kaya eto, tumambay na kami dito sa may sala. Nanonood nga ako dito pero hindi ko naman naiintindihan kasi iniisip ko kung nasa na sila. At sa mga magtatanong po anong nangyari sa mama ko, naoperahan po siya kasi inalis yung matris niya kasi non-stop talaga yung regla niya. Since February, talagang hindi na tumigil, kaya sabi ko sa kanya magpatingin. Na. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa or tatlong beses na ata siyang naraspa pero hindi talaga tumatalab. Kaya sabi ko, sundin na lang namin yung advice ng OB na magpa-opera na. Sa ganung paraan daw, siguradong hindi na magkakaroon ng problema. Sabi na nga yan at etong tita ko tsaka tito eh nandito na sa bahay, hinihintay yung mama ko kasi akala nila nandito na. Hindi nila alam, mas nauna pa silang dumating kaysa sa mama ko. Confident naman din ako na kayang-kaya niya yung operation kasi ako bilang CS mama eh alam kong ganun din yung pinagdaanan niya. Marami din kasing nagsasabi na yung pag-o-opera daw sa matres para ka lang din ang anak. Pero meron din naman nagsasabi na mas masakit daw siya ng konti. Inuha ko na nga si Ella kasi narinig ko yung sasakyan namin na nandito na. Pagkita pa lang ni Ella sa lola niya, ayan, tuwang-tuwa na. Sobrang hinay niya talaga sa paglalakad sa mga oras na yan kasi alam niyo naman, operada. Ang nagtataka nga si Ella kasi hindi niya nakita ng ilang araw yung lola niya, parang nagtatampo, tignan niyo. At alam niyo namang lahat, etong si Ella, yung lola niya talaga yung nagbabantay sa kanya. Kaya ayan, ako talaga yung pinaka nahirapan dito kasi naging 24/7 na bantay ako sa kanya. Mahirap na masarap yung pagbabantay ng bata maghapon. Mahirap kasi talagang wala kang kasalitan sa bata tapos talaga maghapon sa iyo lang siya. Etong si Ella pa naman, gusto lagi iharga. Pero sobrang saya rin pala na makabanding mo yung anak mo maghapon. Sobrang saya bilang isang nanay na talaga makasama mo yung anak mo 24/7. Pero alam nyo ba, nung apat na araw na nasa akin si Ella, ay talagang problemado ako kasi talagang hindi ako makapag-upload. Puro ako re-upload no. Tapos yung mga brand collaboration na kailangan kong gawin, natambak na talaga dito sa kwarto, talagang hindi ko nagagawa kasi grabe yung pagkaklingi ng bata. Dito naman yung asawa ko, pero syempre bantay niya si Maki at etong si Ella ay sa akin. Kung nga kapag ka pala full-time mom ka, ay talagang parang wala ka nang kayang gawin na iba. Imagine minsan gustong-gusto mong mag-CR tapos wala kang mapag-iwanan sa kanya, hindi mo naman maiwanan sa kama kasi baka mahulog. Yung mga clips na yan na umiiyak siya, yan yung unang gabi na natulog kami at tinahanap niya talagang lola niya. Ilang oras din talaga siyang umiiyak nung araw na yan at meron pa naman siyang sipon kaya ayan talagang wala sa mood. Doon na rin talaga alam yung gagawin ko sa kanya dyan kasi siguradong sigurado ako hinahanap yung lola niya. Pero ayun nga, hindi naman niya ako pinahirapan. Nung unang gabi lang talaga siya ganyan tapos yung mga susunod, pangalawa, pangatlo, pang-apat, eh talagang sobrang behave niya na. Pagka pinapatulog ko siya, kakargahin ko lang tapos ayan gaganyan na yung pwesto niya, matutulog na agad. Nakatuwa nga kasi kahit maghapon ko siyang binabantayan, hindi nakakapagod masyado kasi nga ganyan na siya, behave na. Problema ko nga sa mga oras na yan, yung mga deadlines ko na kailangan tapusin para sa mga brands. Iba kasi meron talaga mga kontrata, kailangan mong tapusin, tapos hindi ko nagagawa. Sabi ko, Diyos ko, napakahirap pala talaga kapag wala kang kasama sa bahay. Kahit sa pagtulog ng mga bata, hindi namin sila napagsasama. Separate kami ng kwarto kasi si Ella kapag ka nagising ay talagang umiiyak, baka magising din ang kuya. Kaya ang ending, nandun sila sa isang kwarto, sa kwarto ng mga bata. Maraming marami pa tayong chika soon sa mga susunod nating vlog, kaya syempre, abangan ninyo. At mga mare, alam nyo bang eto, naka-withdraw ako ng ganito karaming pera sa my field boss. At yes po, 2,000 pesos lang talaga yung pera ko kanina at grabe na palago ko talaga siya. Ito nga yung nilalaro ko ngayon, yung roulette. Bet nga ako dito ng 1,000 pesos at tignan natin kung mananalo. Dito, pipili ka lang kung violet or blue na diamond at kapag lumabas yung pinili mo, madodoble yung pera mo. Ayan nga, nanalo ako ng 1,950 dahil lumabas yung violet. At ito nga, hindi pa ako nakontento. Tumaya naman ako dito ng 1,500 dito sa blue. At kung sinaswerte ka nga naman, blue na naman yung lumabas at eto, nanalo na naman ako ng 2,900. Maliban pa nga doon, meron pa ako nilalaro dito na isang game, etong color game. Ito kasi, pipili ka lang ng isang kulay at kapag lumabas yung kulay na yon, madodoble na yung pera mo. Ayan nga, lumabas yung color green, nanalo ako ng 400. Bago maglaro, kailangan mo ditong mag-recharge kahit 200 lang at kapag nanalo ka, pwede ka ditong mag-withdraw gamit ang GCash number mo at syempre, pay my account. Bago ka naman makapaglaro, pwede ka ditong mag-sign up, maglagay ng email address, ng password, i-check nyo lang yon, pwede na kayo mag-create ng account. Lahat po na interesadong maglaro, may link ako sa comment section.